Hello mga boss, welcome to another video. So it's a Friday afternoon and mag-short ride lang ako dito, malapit lang sa amin. Para lang magpapawis, para masundan lang yung ride ko ng isang araw. So anyway, kung napapansin nyo, medyo may kakaiba sa outfit ko ngayon. Kasi first time ko lang magki-t-shirt dito sa vlog. So paminsan-minsan, pag short ride lang naman yung gagawin ko, nagti-t-shirt lang naman ako. Pag-ride lang ako ngayon, hanggang dun lang sa boundary ng Malolos, galing Bulacan. So yun lang yung ginagawa ko pag afternoon na gusto ko lang magpapawis. So anyway, shoutout nga pala sa Uplifted, kung nakikita niyo yung t-shirt ko ngayon. So kakalagpas ko lang dun sa boundary ng Malolos and Bulacan. And hanggang dun lang ako sa may tulay dito, then babalik na rin ako. Kakalagpas ko lang doon sa sinasabi ko ng tulay, kaya ikot na rin ako pabalik. So tapos na ako doon sa quick afternoon ride ko and dumiretso ako dito sa Casa Royale Events Place sa tabi ng bahay namin, para lang dito ko na i-film yung gravel bike build review ko, para wala na maging ingay. Tahimik kasi dito. So dito magagawa ko ng maayos yung review ko. So naisipan ko lang gawin tong video na to, kasi nung naglabas ako nung gravel bike build video, merong mga nag-comment na kung pwede ba akong gumawa ng review video after ilang months of use. And naisip ko, since naka more than 500 kilometers na ako dito sa gravel bike on paved roads and on trails, naisip ko it's about time na gawin ko yung review. Pero itong review na gagawin ko is based on my personal experience lang naman with the bike. So pwedeng hindi siya perfect, pero at least mabigyan kayo ng kahit papaano idea dun sa bike. So starting off with the STI or shifter and brake levers, sobrang happy ako dito sa Shimano 5800 11 speed na kinabit ko. So far so good siya. So coming from Shimano 5700 kasi ako sa road bike ko, mas comfortable siya hawakan, kaya mas madali siyang i-shift and i-brake. So I think very suitable siya for road and gravel riding. So sa stem naman, sakto naman sa akin tong 90mm ITM stem na nilagay ko, kasi medyo upright naman yung angle niya. Yung handlebar naman na kinabit ko is yung 40mm standard zip course handlebar na gamit ko sa road bike ko dati. So di siya gravel specific, pero I think suitable naman siya for gravel riding kasi medyo flared rin yung drops niya. So madali siyang hawakan pag nasa trails. Paired with yung Ricci gravel specific na bar tape na sobrang kapit. So starting off with the RD, very happy ako dito sa GRX 810 RD ko. So galing siya dun sa gravel specific na group set na Shimano, yung GRX. So very happy ako kasi it works perfectly with my 5800 STI na hinanap ko talaga, kasi if I'm not mistaken, yun yung pinaka kamatch niya na mechanical na STI. So far, sobrang swabe naman and smooth yung shifting ko. So for the cassette, yung gamit ko is yung XT Deore na 11-40T. So okay naman siya for me kasi mas madalas naman ako mag-road riding. Pero okay naman din for steep climbs yung 40T na biggest cog niya sa trails. Pero kung mas madalas kayo mag-trail riding with super steep climbs, I suggest na maghanap pa kayo ng mas mataas sa 40T na cassette.
So for my drivetrain, naka 1x setup ako using yung GRX 810 na 40T na cranks. So medyo nakakabitin lang siya sa road, pero napapatakbo ko naman siya ng 40 to 45 kilometers on flats. Kasi maliit lang yung plate niya, pero I think mas madali siya gamitin for off-road. Kasi less na yung iisipin mo sa gears pag nasa trails ka. So yung kaset na lang sa likod mo yung isi-shift mo. Very happy ako dito sa Tourney TX na mechanical brakes ko. Ito yung pinaka budget-friendly na part na nilagay ko dito sa bike. Pero sakto-sakto na for me yung braking power niya paired with yung SLX na rotors. Sulit na sulit siya, although I'm not sure if dahil naka-compressionless na Jaguar brake cables ako, kaya malakas yung braking power niya. So far so good naman yung Fulcrum Racing 7 wheels ko, both on trails and paved roads. Sobrang stable and reliable siya, kamukha nung Fulcrum Racing 4 alloy wheels na gamit ko sa road bike. So dahil 700C siya, meron siyang very minimal na toe overlap issue dun sa frame set ko na very common sa mga small sized frames. Pero non-issue naman siya sa akin, although yung iba pag merong itong issue, nagsi 650B wheels sila. Pero since ako naman more on road riding, okay na ako dito sa 700C wheels na to. And yung toe overlap naman, medyo may experience mo lang siya pag sobrang bagal ng takbo mo and liliko ka. So dapat lagi kang aware na meron kang ganong issue para makaiwas sa aksidente. Yung tires naman, I think perfect all around tires naman siya talaga, kasi smooth naman siya gamitin on road and stable naman din siya sa trails. And since naka tan sidewalls ako dito, I think mas magaan pa to dun sa regular black version niya. So may weight savings din. Sobrang happy ako dito sa Pro Stealth saddle kasi comfortable siya both on and off road. Nagagamit ko din siya kahit di ako naka-bib or cycling shorts with pads. So feeling ko ito na yung magiging go-to saddle ko sa mga future bike builds ko. So coming from a carbon road bike, medyo na nibago ako sa bigat niya at first, pero eventually nasanay na rin ako sa weight niya. In terms of geometry naman, sakto lang yung pagka-upright niya for all-road riding. Kasi nakapag-aero position pa rin ako if kailangan ko bilisan ng konti yung pace ko or takbo ko sa road. Very sturdy and stable siya both on and off-road, kaya enjoy na enjoy ko siyang gamitin. Nabawasan niya ng sobra yung wind drag na nakukuha ko palagi pag nagra-ride ako along Pulilan Bypass Road. Napatunayan ko yung sinasabi nila na steel is real. So overall, bibigyan ko ng 9 out of 10 rating itong gravel bike build ko para dun sa kind of road and gravel riding na ginagawa ko. So hindi ko lang siya binigyan ng perfect score kasi meron pang mga parts na pwedeng i-upgrade dito, pero for additional weight savings lang naman yun para sa akin. So yun na yung gravel bike build review ko. So sana makatulong tong video na to kahit papano dun sa mga nagbabalak palang bumuo ng Tsunami Seaboard CX-05 gravel bike. So, hopefully, magkaroon kayo ng inspiration dito sa build ko. Anyway, thank you so much for watching. Abangan nyo yung mga upcoming vlogs ko kasi babalik ako sa road riding and nagpa-plan din ako mag-bikepacking using tong gravel bike. So, medyo may exciting content ahead tayo. So, anyway, stay safe. Dumadami na naman yung cases. And I'll see you soon, mga boss.